Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back dito sa ating kitchen ulit, special SB food. Ngayon, magluluto po tayo ng, alam niyo, ginataang tulingan na may kulay. Nakakain na ba kayo ng ganun? So, kung hindi pa, tara, pasok sa kusina ko. Ito, nahiwa ko na at nalinis ko na ang ating tulingan, isang buong tulingan to. Ang una nating gagawin is ipiprito muna natin tong ating tulingan. Ayan, napainit ko na ang ating mantika at ilulubog na natin or ilalagay na natin ang ating tulingan. Ipiprito muna natin ang ating tulingan. Yan ang unang gawin natin. Nilagyan ko lang yan ng asin. Konting asin para may lasa naman ng ating pritong tulingan. Ayan, binaliktad ko na ang ating pritong tulingan. Ayan, medyo nasunog konti pero okay lang yan. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button below sa baba. Mag-bell on ka na rin para manotifies ka sa upcoming updates ko. At kung love mo itong cooking tutorials na to, paki-like or paki-comment naman ang aking vlog na to. Please, sige na, drop your comments below na lang po at paki-share na rin po ng inyong mga social media ang ating vlog. Ayan, habang nagpiprito po ako, meron na akong hiniwa ditong talong. Naghiwa na rin ako ng talong. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig para hindi mangitim. Meron din akong sitaw, sili, kalabasa. Meron din akong sili na ganito. Siling labuyo. Onion. And garlic at saka luya. Yan po yung ating mga kailangan. Hiniwa ko na at niready ko na habang tayo ay nagpiprito. Okay, alright. Ayan po, habang tayo ay nagpiprito, ay magsimula na rin tayong mag-isa. Ito na yun ang aking bagong kawali para po sa ating pamgisa. Ayan, mag-iisa po tayo sa ating mga gulay. So, ayan, naglagay na po ako ng mantika. Painitin lang po natin yung mantika. Ayan, nilagay ko na po ang ating garlic. Antayin lang kung maluto konti o maging brownish in color siya. Ayan. Ayan, parang nagpa-brown-brown na siya. Isunod natin ilagay ang ating onion. Huwag natin sunugin yung ating garlic at mapait. Ganun rin ang gagawin ng ating onion. Kailangan medyo brownish in color siya. Bango, sarap. Ayan, medyo naluto na po ang ating onion. Ilagay na po natin ang ating talong. Ayan. Talong. Talong muna. Haluin mabuti. Thank you.
talong ay ang ating sitaw. Ilagay muna natin ang ating sitaw. Haluin din mabuti. Sunod, kalabasa. Haluin natin mabuti ang ating gulay para mag-mix po sila. Ayan, maglagay tayo ng asin. Dalawang scoop ng asin. Tapos, itong magic syrup natin. Of course, huwag kalimutan. Pero kalahati na lang to kasi binawasan ko na to. Black pepper. At saka black pepper. Hanapin ko muna ang aking black pepper. At paghalu-haluin na silang lahat. Hayaan mo nang maluto konti. Ayan. 5 minutes. Hayaan muna natin maluto konti, 5 minutes sa mahinang apoy lang po. Ayan. Habang naluluto po ang ating gulay, magtimpla na po tayo ng ating gata or kunin nyo na po yung gata ninyo. Kung fresh, mas maganda. Pero yung sa akin, powdered gata lang to dito. Kaya titimplahin ko muna. Ayan, ilagay ko dito sa bowl yung ating gata at saka lalagyan ko ng hot water. Gusto ko ng maraming meat yung sabaw, kaya dadami-damihan ko konti. Nasa sa iyo kung gusto mo ng konting sabaw. Ayan. Tapos haluin natin. Haluin ng mabuti. Yung wala nang buo-buo. Ayan. Kung ready na yung gata, kunin nyo na yung gata at ibubuhos na natin dito sa ating ginisang gulay. Ang ating gata. Ayan. Diba? Sarap. Buhos niya. At hayaan kumulo na 5 minutes para maluto yung gata. At before that, ilagay muna natin ang ating luya at saka chili. Lagay muna natin yan para masama sa kulo. Pakulo ang mabuti. 5 minutes. Ayan. Kumulo ng ating gulay. Ginataang gulay. Ginataang gulay pa to kasi lulunod pa natin yung ating tuna. Ayan. I-check nyo kung naluto na po yung gulay. Ayan. Sa akin malambot na. Naluluto na yung gulay ko. Ayan. Isa-isahin na po nating ilunod po yung ating tuna. Ang ating pritong tuna. Ayan yung pritong tuna. Pero pinatay ko na yung mantika niyan ha. Ayan. Ay pinatay ko na yung apoy. Isa-isa natin ilululod ng dahan-dahan kasi mabilis madurog ang ating tuna. Lulubog lang natin yung ating tuna at dahan-dahan natin ilunod. Sa ibabaw yung ating tuna kasi luto na naman din siya. Ayan, pagkatapos mong malagay yung tuna, timplahan mo po kung tama na po ba sa panlasa mo po yung ang iyong niluluto. Kung nasasarapan ka na ba sa iyong niluluto, kung hindi pa, lagyan mo ng asin. Kung gusto mo ng manghang, lagyan mo ng maraming anghang. Ganun lang po, kadali magluto ng ginataang tuna na makulay. Makulay dahil sa gulay. Yan po. Makulay dahil sa gulay, masustansya at murang-mura pa po. Kaya kunin nyo yan ang inyong mga kawali at simula ng magluto.
At kung tapos na po nyo matikman, i-ready nyo na po ang inyong mga plato at tayo kakain na habang mainit-init pa. So, bye-bye! Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-comment below kung ano ang inyong gustong i-comment para makapag-apply po ako or makapag-dispense po kayo ako sa inyong mga suggestion or mga comment. And then, pa-like, pa-subscribe, pa-bell all naman po for your support and pa-share din na po ng inyong mga social media kung like mo yung cooking tutorial natin. Bye-bye! See you around! God bless us all! Kainan na, Lafang Cafetet!